guys, welcome to my YouTube channel. It's me again, your Helena. So today we are going to discuss why it is important to learn German words or German language. And guys, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and hit the bell button para ma-notified kayo sa mga susunod kong video. So just stay there guys and watch this video. Guys, welcome to my channel. It's me again, your Helena. So, start tayo sa question why it is important to learn German words or to go to Goethe Institute to have a A1 course. So, kung kayo ay mayroong partner, specific, na German or living in Germany. So, you must know this guys na kailangan nyo mag-aral ng German words or you must take A1 course. Bakit kailangan nyo mag-aral ng A1 course? Guys, kung yung fiancé mo or yung boyfriend mo is German, ito po yung tawag dito, requirements para makapunta ka sa kanila or makapag-stay ka doon sa kanila or makapag-apply ka ng merit visa or gusto mo magpakasal. So, hindi ka pwedeng magpakasal guys na hindi ka pa kumuha ng course na to. So, kailangan mo pumasa sa exam ng A1 course sa Goethe Institute. So, specific guys, yung school na pupuntahan natin is Goethe Institute. Ayan guys. So, kung meron kayong boyfriend or fiancé na German, you must know this guys. Or maybe, you planning to have a boyfriend na German. So, maganda na napanood mo yung video na to. Dahil sa video na to, marami kang matutunan why it is important to learn German language. Especially, if you are planning to go to Germany or you have boyfriend or somebody courting you now, a German guy. So guys, you must know that you must learn German language or A1 language course. So specific guys, nag-aral po ako sa Goethe Institute. Sounds interesting. Goethe Institute sa Hong Kong. So guys, ito yung requirements na kailangan mong pag-aralan or aralin bago ka pumunta or bago ka mag-apply ng visa na or gusto mo magpakasal sa Germany. Ayan guys, ano ba yung A1 course? Ano ba yung pinag-aaralan doon? So, sa akin guys, nung nag-enroll ako, you need only to have a schedule or a appointment like that. It's not online or I just direct go to Goethe Institute and enroll that I want to study A1 German course. So, you need to have your passport and of course, you need to pay the book. And guys, hindi po ito libre at hindi po ito mura guys kung mag-aral ka ng A1 course. So, sa akin, parang hindi ko lang siya naramdaman na parang mabigat sa bulsa dahil that time na nag-aral ako sa Hong Kong, I'm still working and I'm earning. And at the same time, my partner sending me money to this course. So, kailangan natin guys, mayroon tayong libro. So, ano ba klaseng libro? No, libro na to. Yung, sa time ko guys, ito yung aking, papakita ko sa inyo yung aking book. Book. Palitan ka. Kawa. Studio 21. So, A1. And Das Dorfwerk.
it means ito yung book na A1 na pag-aaralan natin, pag-aaralan niyo po. So ano ba yung laman ng libro na to? Yung laman ng libro to, bakit kailangan talaga mag-aral? Di ba pwedeng hindi na lang mag-aral, or di ba pwedeng saka na lang ako mag-aral? So pwede rin guys, kung kayo ay kasal na dito sa Pilipinas at that time na mag-apply kayo ng visa na magpakasal kayo or mag-reunited ka doon sa partner mo sa Germany, pwede naman guys. Pero you need to study guys. Kahit na hindi ka dito, pwede ka makaalis at makapunta ka na doon, kailangan mo pa rin mag-aral ng ganitong course guys. The requirements ito ng mga hindi German citizens na pumunta doon o mag-stay doon sa kanilang country. So talakayin natin kung ano yung laman ng book na to guys. So first guys, to start is anong laman ng libro na to. Bibigay ko sa inyo yung kanyang price. So I put the price below on this video, yung price niya kung magkano. So, kasi i-check ko pa kasi para nakalimutan ko na. Pero hindi siya guys cheap. Mahal siya guys. Mahal ng book na to. And yeah. Siguro kung andito ako sa Pilipinas, hindi ako afford mag-aral nito. At saka yung presyo niya, siguro hindi ko siya kayang bayaran lalo na pag dito ko sa Pilipinas kasi parang ang bigat na niya sa bulsa. And yeah, I start 2014 ang start ako ng aking A1 course, Learn German Experience Germany. So guys, kung nasa Hong Kong kayo, meron silang pinoprovide na book, just like a notebook ganun, na you can write down there all your lessons, yeah, like that. And then yung araw-araw nyo na tinatalakay, meron silang binibigay na parang notebook na doon ka mag-record, doon ka mag-susulat ng yung mga lahat na napag-aralan mo. So guys, baka mag-question kayo, why I go to school in Hong Kong? Yeah, because when I working in Hong Kong, that's the time that I learned my partner. So 2013 March, I think March or April, we have a chatting or we haven't seen each other. We do email, sa email. Hindi pa kami nagkita in person or hindi, what is this? Hindi pa siya pumunta ng Hong Kong ng time na yun. So, we just sending message through email. And after that, because before I go to Hong Kong for, I already planning to go to school, but I don't know what course or what school I want to go. Because I always desire to learn more things, guys. I don't want to just stop on that job only. Your domestic helper, you're just cleaning, laundry. I want some time to go out or spend time to learn something new. So it comes this language and that year I know this person and I decided to learn their language. So guys, ang haba na ng aking introduction. So ano ba yung laman ng A1 book? So ang laman ng A1 book na to ay ang una-una ninyong pag-aralan ay Deutsch sehen und hören. Sorry, ganun. Ayan, guys. So, yung pag-aaralan mo dito yung kung ano yung nakita mo at ano yung narinig mo.
So, yun yung unang pag-aralan mo, guys. Hindi naman siya sobrang hirap dahil yung practical lang siya na ituturo muna. Kasi nga, syempre basic pa or syempre yun lang yung muna ang tinuturo doon. So, yun yung laman ng book. Tuturuan ka kung ano yung nakikita mo, paano mo yan sasabihin at ano yung mga naririnig mo. So, ayan guys. Ayan yung laman ng book na ito. Ako. Ayan at hanggang ngayon, I'm still learning because hindi rin siya madali kasi hindi natin siya language. And, yan, tuturuan ka dito kung nasa party ka, ano yung sasabihin mo. Kung nasa school ka, paano ka magsasalita sa classmate mo, yung conversation nyo guys, or your communication. And what else inside this A1 book? Tuturuan ka rin guys mag-count 1 to counting or numbers. And then, andito rin napapaloob yung A to Z na pag sa atin yung alphabet natin, mayroon din silang das alphabet. Tuturuan din tayo niyan. At kung ano yung pag-pronounce nila ng kanilang alphabet. So, it's not so easy na mag-aral ng salita nila, pero kung interested ka talaga guys, matututo ka rin. Not so perfect, but makapagsalita ka ng common or just basic German words. So, pag-aaralan mo yung alphabet, yung numbers, how to communicate to your classmate, or how to communicate in the restaurant, how to order, yung mga basic guys. At pag-aaralan mo rin doon kung paano ka pumunta sa mga restaurant, paano ka magbili or sa mga supermarket, yun guys ang ituturo. Kasi pag andoon ka na sa kanilang country, kung ikaw ang pupunta sa kanilang supermarket, syempre pag hindi mo alam, ano yung sasabihin mo. So ito yung laman ng book na to guys na ituturo sa inyo. A1 book, yung Studio 21. So, ayan guys, yun yung aking information today na kailangan natin mag-aral guys ng A1, especially if you have a partner, if you have a German partner, you have a boyfriend partner, and you have a fiancé partner, you need to learn A1 course or German language. So guys, sa sunod na aking video, abangan nyo guys about this A1 course. Ano ba yung challenge na experience ko sa pag-study ng A1 course. So, that's it for today guys. Thank you sa pag-watch ng aking video at sa mga German ladies na may partner dyan. German, Filipino or kung ano mang lahi na nanonood ka ngayon. Kung mayroon kang partner na German, just stay on my channel. Sorry, ganun. And you just watch my upcoming videos about German journey guys na mayroon kang partner na German. Yung challenge, how to apply visa, or what is the hindrances to challenge every day you encounter if you have a partner. So, in my next video, ipapakita ko rin guys, kasi marami nagko-question na pupunta daw yung boyfriend nila here in the Philippines, and then the guy wants to bring here, there on the German. They just think that it's just very simple, guys. Guys, sasabihin ko lang sa'yo, ang pinakamahirap na pasukin na bansa ay Germany. Napakahirap siya guys, dadaan ka sa butas ng karayom. Hindi ko po discourage yung lahat dyan na nakikinig na may partner na German. But guys, may experience nyo rin yan, yung sinasabi ko. Napakahirap at hindi siya madali guys na magkuha ng visa. So mag-aantay ka ng a year or how many years na mag-a-apply ka ng visa, kung anong visa yung gusto mong applyan, especially if yan si visa guys. Pag kahit nga guys na nakasal na kayo dito sa Pilipinas, hindi pa rin siya madali. Lalo na kung mayroon kang mga
papers na hindi siya naayos, yung mga pangalan dyan, yung mga birth certificate mo na mali yung number o letter o whatever there, kailangan talaga siya ayusin, guys. At mayroon din siyang CI. Isi-CI ka, guys, kung totoo yung mga sinasabi mo doon sa mga papers na pinasa mo sa kanila. So, guys, that's it for today. And please watch my upcoming video. At tatalakayin ko, as I said earlier, tatalakayin ko yung mga challenge sa pag-aral ko ng German course. So, please subscribe, like, and hit the bell button para updated kayo sa aking mga videos na susunod. So, thank you for watching. Bye!